Hello, welcome back to my channel. So my vlog for today is cooking vegetables tempura. So dito may 1.5 na harina, tapos maglalagay ako ng 1 sachet na baking powder. Tapos, dito may 1 cup of water. So, unti-unti lang ang paglagay. Huwag bibiglain. So, ilalagay ko na yung 1 cup. Yung natitirang tubig. So, dadagdagan ko pa siya ng tubig kasi masyado siyang kulang ng tubig. Kung sa tingin nyo kulang pa ang tubig para sa inyo, ay pwede rin dagdagan. Sa akin, dadagdagan ko pa. So, lalagay ko lahat ng natitirang tubig. Ayan. Ngayon ang gagawin ko rito ay hahayaan ko siya ng 30 minutes. So tatapang ko lang siya ng ito, plastic. Napatawag dito. Ayan, hahayaan ko siya ng 30 minutes. Tapos iahanda ko na rin yung ibang gulay. Ganyan na lang. Takpan ko na lang siya ng ganyan. Tapos babalikan ko siya ng after 30 minutes. So, ang unang lulutuin ko ay gagawa ako ng sawsawan ng tempura. So, ito, 1 cup of water. Tapos maglalagay ako ng 2 kutsara o 3 kutsara ng soy sauce. So, 2 kutsara lang. Tapos, 1 kutsara ng mirin. Yan. So, yan. Mirin. So, iluluto ko lang siya ng 2 minutes. So, yan. After 2 minutes na kumulo, papatayin ko na yung apoy. So, ayan. Naka-prepare na lahat ng mga lulutuin ko. So, dito may breast chicken ako. Gagawin ko rin siyang parang tempura. So, first, ibababad ko muna siya sa itlog. Tapos, ilidip ko siya sa harina at saka sa butter. So, dito din, may shrimp din ako. Panghalo ko sa tempura. Yan yung vegetables ko. May talong, red pepper, carrots, at saka asparagus. Tapos dito, may pan ko, yung bread crumbs. Yan yung mga yahalo ko sa tempura.
So, nandito may arena ako. Bago ko ilagay sa butter na ginawa ko kanina, ididip ko muna yung mga gulay dito sa arena. So, sisimulan ko na mag-dip. So, yan, super init na yung mantika. Ilalagay ko na yung mga gulay. Pero, make sure na hindi sila magdikit-dikit. Tapos yan, babalik-balik pa rin lang natin. So maganda pala yung arena kanina na yung ginawa kong butter na nilagyan ng baking powder. Hinayaan ko siya ng 30 minutes. So, tignan yung ang ganda. Ang kinalabasan ng tempura ko. Ayan, ganyan siya. Dumulog siya. Ganda. So, ayan, luto na yung mga gulay. So, sinunod ko na rin itong manok. The same procedure lang po. Yung pinakaiba lang ng manok ay may panko o breadcrumbs. So, hinaan nyo lang uli yung apoy para hindi siya madaling masunog. So, dapat ganyan, golden brown ang bawat side. Itong chicken strips. So yan, dito na itong chicken strips ko. Ang isusunod ko naman ngayon ay yung sipon.